Kumusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ang basahin ng dalawa o tatlong beses bago maintindihan kasi hindi po tayo sa familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa aklat ng Henesis, noong mga araw na iyon, lumakad si Israel dala ang kanyang ari-arian. Pagdating sa Beersiba, naghandog siya sa Diyos ng kanyang amang si Isaac. Pagsapit ng gabi, tinawag siya ng Diyos sa isang pangitain. "Jacob, Jacob, nakikinig po ako," tugon niya. "Ako ang Diyos ng iyong ama," wika sa kanya. "Huwag kang matakot na pumunta sa Ehipto. Doon ang lahi mo'y magiging isang malaking bansa. Sasamahan ko kayo roon at ibabalik na muli rito. Nasa piling mo si Jose pag ikaw ay namatay." Mula sa Beersiba, naglakbay si Jacob. Siya at ang kanyang mga apo at mga manugang ay isinakay ng kanyang mga anak sa mga karitong ipinadala ng Faraon. Dinala rin nila sa Ehipto ang mga hayop at ari-arian nila sa Kanaan. Kasama nga niya ang kanyang mga anak, mga manugang at mga apo. At si Juda ay isinugo ni Israel kay Jose upang siya'y salubungin. Dali-daling ipinahanda ni Jose ang sasakyan niya at sinalubong ang kanyang ama sa Gosen. Nang sila'y magkita, agad niyang niyakap ang kanyang ama at napaiyak siya sa tuwa. Sinabi naman ni Israel, "Ngayon'y handa na akong mamatay pagkat nakita na kitang buhay." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Noong malaman ng paraon sa Ehipto ang kwento ni Jose, pinakaon niya ang buong pamilya ni Jose sa Beersheba na 72 tao lahat. Si Israel, ang mga apo niya at ang mga manugang. Ibinigay sa kanila ang lupain ng Goshen at pinalaga sa kanila ang mga hayop ng paraon kasi sila ay mga pastol. Doon na sila titira sa Ehipto kasi mahaba pa ang taggutom. Bago umalis si Israel sa Beersheba, nagpakita uli ang Diyos sa kanya sa panaginip na huwag siyang mag-alangan na pumunta sa Ehipto. Doon gagabayan siya ng Diyos. Mamamatay siya, nakatabi niya si Jose at ang mga anak niya doon. Magiging malaking bansa siya doon sa Ehipto. Pero babalik uli sila sa lupain na ipinangako sa kanila. Naging maganda ang tagpuan ng mag-ama. Ang buong akala ni Israel na si Jose ay patay na. Ito ang paliwanag sa kanya, na kinain siya ng mababangis na hayop. Hindi man niya naisip na magkikita muli sila. Kaya ganun na lamang ang kanyang saya nang mayakap niya ang kanyang paboritong anak. May twist na naman sa pagtupad ng pangako ng Diyos kay Abraham. Umalis ang buong angkan niya sa lupain na ipinangako niya sa kanila. Hindi ba matutupad ang pangako ng Diyos? Nagbigay ang assurance ng Diyos kay Israel na matutupad ito. Doon pa sila dadami sa lupain hindi kanila sa Ehipto. Pumasok sila doon ng 72 tao at pagkaraan ng 400 taon.
umalis sila doon ng 600,000 na mandirigma. Kung isasama natin ang mga bata at mga babae, aabot silang 2 milyong katao ang lumabas sa Ehipto. Nagkaroon lang ng detour ang pagtupad sa pangako ng Diyos. Pero ito ay patuloy na matutupad. At subaybayan natin ang kwento. At paano sila makabalik sa lupang hinirang. Matagal na naman ang kwento ito. Nararamdaman namin, Panginoon, ang saya ni Israel na mayakap uli ang kanyang anak na akala niya ay patay na. Salamat, O Diyos, sa patuloy mong paggabay sa iyong bayan. Bigyan mo kami ng malakas na tiwala sa iyo. Ito ang unang pagbasa at ako po ay si Bishop Broderick Pabillo dito sa First Things First.